Alam niyo po, whether you like it or not, lahat po tayo ay kabilang sa alabok. Sa alabok nagmula, sa alabok din babalik, ibig sabihin, wala pong perpekto sa atin. Walang perpekto sa miyembro ng iyong pamilya, walang perpektong magulang, walang perpektong asawa, walang perpektong anak, walang perpektong biyanan, at walang perpektong manugang. Ibig sabihin, lahat po tayo pwedeng magkamali, pwedeng makapanakit sa isa't isa, at pwedeng masaktan ng isa't isa. But what important is, dapat malinaw sa atin upang nang sa ganon, bumababa. Kung may magkamali man sa atin na miyembro ng ating pamilya, bumababa yung ating frustration, bumababa yung sakit na dinadala nito sa atin. In our human relationship, we hope for the best, but we prepare ourselves for the worst. Dapat ganon. Yung relasyon natin dapat sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga kapatid, dapat ganito yung atin ine-expect o yung ating mindset. Meron tayong expectation na maganda, pero at the same time, nagpi-prepare din tayo dun sa mga worst na pwede nating maranasan. Kaya nga, pansinin nyo, pag tayo pinagtaksila ng ating girlfriend, boyfriend, ng asawa, ng miyembro ng pamilya, sobra tayong nalulungkot. Kasi nga, ito naman ang totoo. Wala naman taong sumaya nang pinagtaksilan siya. Wala namang naglulundag sa tuwa nung pinagtaksilan siya. Lahat nasaktan at nalungkot. At tandaan natin, ang mga taong pinagkakatiwalaan lang natin ang pwedeng magtaksil sa'yo. Pag hindi ka naman nagtitiwala sa isang tao, pag wala naman yung totoong essence ng pagtitiwala, kahit naman ano gawin nun, magtaksil siya, wala kang pakialam doon . Pero alam nyo, iba ang dating, iba ang sakit. Kapag ka ang nagtaksil sa'yo, yung taong pinagkakatiwalaan mo, ang lalim ng iniiwan na sakit nito sa iyong puso. But pag mahal mo ang isang tao, you should learn to accept the human being na nasa sa kanya. Yung essence ng pagiging human being. At dahil tao nga siya, nagkakasala yan, nagkakamali yan, nagkukulang yan. Pag hindi mo natanggap yan, pagdating ng mga pagkakataong yan, mapupuno ka ng frustration, mapupuno ka ng galit, mapupuno ka ng hinanakit. Lahat ng mga tao na napuno ng hinanakit, frustration at galit sa kanilang pamilya o miyembro ng pamilya, magulang man yan, asawa man yan, anak man yan, kapatid man yan, biyanan man yan, alam niyo po, unang-una, nakalimutan niya natanggapin yung humanness ng kanyang mahal sa buhay. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, tao lang ang bawat isa sa atin na pwedeng magkamali at pwedeng makapanakit sa iyo. So bago pa siya magkasala, magkamali at magkulang, decide to accept the humanness of your loved ones. Tandaan mo, the greatest frustration of your heart always born out of the greatest expectation of your heart. And another thing, be gentle and kind to your family. Alam niyo po minsan, totoo ba? Ito yung nakakalimutan natin . Yung maging gentle tayo, maging mabait tayo sa ating pamilya. Nakakalungkot minsan ang mabait natin pagdating dun sa labas, pagdating natin dun sa ibang opisina, pagdating natin dun sa ibang mga tao, napaka-gentle natin, napaka-bait natin. Pero ang malungkot, minsan, pagdating na dun sa ating asawa, pagdating na sa ating magulang, pagdating na sa ating biyanan, sa ating kapatid, minsan napaka-gaspang ng ating ugali. Isa sa mga malungkot na muka ng pakikitungo ng isang tao sa pamilya, ang bait-bait sa labas, pero pagdating sa loob, ang gaspang-gaspang. Alam niyo po, tandaan niyo po, isa sa mga pinaka-source ng kasakitan ng loob sa pamilya, yung rudeness. Mga magulang na hindi na ginagalang ang privacy ng kanilang mga anak. Alam niyo po, dapat ang mga magulang kauna-unahang nagpapakitang ng kagandahang asal sa mga anak. At ang mga anak na ang polite sa mga teachers sa school, pero very rude sa kanilang parent. Tatalikuran, dadabugan, babagsakan sa punto ng
pakikipag-usap sa magulang. Minsan, kumakain, nakataas ang paa sa mesa. Minsan, kinakausap ng magulang, tinatalikuran ng magulang. Tandaan niyo po sa mga anak, walang anak na bastos sa magulang ang nakakalayo sa buhay. Walang anak na hindi marunong rumespeto sa kanilang magulang ang pinapayagan ng Diyos at tinutulungan ng Diyos na makalayo ng malayo sa buhay. So, to balance it, lahat naman talaga nangangailangan ng pagrespeto sa loob ng pamilya. Kung mga anak, anak man yan, kailangan din naman irespeto ng mga magulang. And at the same time, yung mga magulang, lalo na dapat nire-respeto ng mga anak. Alam niyo po, ito yung isa sa mga napaka malungkot na mukha sa loob ng tahanan. We have the tendency to be rude to people who are very close to us. Sobrang baliktad. Sa lahat ng tao sa mundo, doon sa mga tao na permanenteng fixture pa ng ating buhay, madalas doon pa tayo nagkukulang. Doon pa tayo nagkakamali ng pakikitungo. Alam niyo po, dapat sila yung kauna-unahang tumatanggap ng pinakamagandang asal na meron tayo. Yung magulang natin, yung anak natin, yung asawa natin, yung kapatid natin, yung biyana natin, yung manugang natin. Dapat sila yung kauna-unahang tumatanggap ng pinakamagandang asal na meron tayo. Kasi nga, tandaan nyo po, when all the chips are down, pag ang mundo ay tumalikod na sa'yo, ang maiiwan sa tabi mo, yung pamilya mo. Kahit anong mangyari, nandyan ang pamilya mo. Kaya nga, yung kabaitan mo, yung pagiging magalang mo, sila yung dapat na kauna-unahang recipient nito. Tandaan mo, family is a permanent fixture that permanently support and stand on you.